So, ayan, pasensya na kayo sa ating ilaw kasi medyo yellowish siya. Ayan. So, ayoko nang bukas ng another na ilaw. So, sasagutin ko na lang diretso yung mga nagtatanong. So, saan nga ba ako nag-apply? So, nag-apply ako doon sa aking agency. Ito, ang Jing International Promotion and Services na matatagpuan sa Malate. So, ayan, sa Maynila po. Doon po ako nag-apply and then lumipad ako pabalik ng Jensan habang nag antay ng broker's interview. After po ng broker's interview is meron namang employer's interview. So, bali dalawang interview po ang kailangan nyong ipasa. Pinaka-importante po na mapasa ninyo is ang broker's interview kasi pagka po hindi kayo nakapasa sa broker's interview pa lang, wala na po. Hindi na kayo pwedeng mag-apply talaga. Mababagsak na kayo kasi yung broker na yon is marami siyang agency na kinukuhanan ng mga domestic helper or mga nanny, babysitter, ganyan. So, kung bumagsak kayo sa kanyang interview, edi nakatatak na yung pangalan nyo, nabagsak ka, hindi ka nila kukunin kahit nasaang agency ka pa mag-apply. Pangalawa, magkano ang ginastos ko? So, ito, napakadaming tanong talaga nito kung magkano ang ginastos ko. So, ang ginastos ko nito, hindi ganun kalaki. But, kung isa kang OFW, tas bumalik ka dito para mag-apply, I am sure na maghanda ka ng medyo malaki-laking pera kasi pag tumambay ka, talagang mauubos yung pera mo sa mga allowance or whatever, diba? Habang nag-aantay, wala kang work. Pero, better din na habang nag-aantay kayo is maghanap na kayo ng work niyo habang nag-aantay kayo ng broker's interview or ng employer's interview, ganyan. So, ang ginastos ko ay medical, pamasahe from Jensan to Manila, akong gumastos, and ura-urada yun, napakamahal ng ticket. So, bali, gumastos ako sa pamasahe pa lang pag Jensan to Manila sa akin, sa Mindanao, iwan ko lang sa ibang lugar, is 11,000 yun, kasi parang kumbaga, oy, Junet, kailangan mong pumunta dito sa Manila, ganun kasi ang nangyari sa akin, kaya napabilis ako ng punta, nagpabook agad ako. Kaya yun, doon kayo mag-ready kung saan man kayong lugar. So, plane ticket and then medical. So, sa medical naman, hindi naman siya ganun kamahal talaga. So, maganda kayo mga 6,000. Yan eh, kung walang problema ang medical ninyo. Kasi sa akin, ang nangyari sa akin is meron akong problema sa aking medical. Meron akong cyst sa aking left ovary and meron akong myoma. So, kailangan ko siyang i-settle na mabigyan ako talaga ng what is this? Yung fit to work. So, ayan, nakadalawang doktor pa ako bago ako nabigyan ng fit to work. So, doon ako gumastos ng mas malaki kasi, of course, kung anong ibibigay ng doktor na mga gamot, kailangan bilhin mo din siya kasi para din naman yan sa'yo. So, ayun, nag-ulit ako ng medical. After ko mag-medical ng una, yung lahat na pinaayos sa akin, yung mga hepasy, mga whatever, basta madami siya. And yun nga, sa medical, sobrang strict nila, as in promise. Naka-apat yata kami na medical. Ganun. Pagdating dito, medical na naman kayo ulit. Kaya talagang pag nag-apply kayo ng papuntang Europe, dapat make sure nyo na healthy kayo. Pero pag meron naman kahalimbawa, may mga diabetes or may mga sakit, okay lang naman siya. Basta mabigyan lang kayo ng doktor ng fit to work pa rin kayo. So, sa medical, ang ginastos ko is 12,000 pesos ang inabot ng gastos ko. And then, yung aking placement fee na 20,000 pesos. And then, yung bayad sa visa, ikaw magbabayad nun. Pero, pag nakalipad ka na at tumating ka na dito sa Romania, i-refund nila yung inyong pera sa visa. So, mag-ready kayo ng mga 8,000 para doon kasi mga $121 yung sa amin. Meron kasing iba na $150. So, depende. Kaya, i-make sure nyo na lang na makapag-ready kayo ng $150. So, yung Philippine money ninyo, i-convert ninyo siya sa dollar kasi dollar yung tatanggapin ng embassy pag nag-visa appearance kayo. So, yun ang mga ginastos ko. Yung medical, plane ticket, placement fee na 20,000 pesos. So, ayun.
And doon naman sa mga tanong kung magkano ang sahod, honestly, kung i-compare sa Hong Kong, kasi yung Hong Kong is malaki ang sahod, or sa Taiwan, feeling ko, ewan ko, parang feeling ko malaki din sa kanila doon, parang balance lang. Pero kung Taiwan, mas malaki ang Taiwan. Dito, hindi ganun kalaki yung sahod, pero depende yun sa amo nyo, kasi madalas dito is galante. Ako kasi, ang purpose ko talaga, makapunta talaga ng Europe kasi yun yung dream continent ko. I don't care kung mas mababa yung sahod ko sa Hong Kong or sa Taiwan. I don't care. Ang importante, wala ako sa Asia, nasa Europe ako. Yun yung pinaka gusto ko. Kaya kung ikaw talaga ang gusto mo is makarating lang ng Europe, kasi at least nandito na yung parang start na ba, is dito ka, mag-apply ka ng Romania. Pero kung ang gusto mo naman is talagang yung malaki yung sahod or what, huwag ka mag-Romania. Ganun lang yun. Ang kagandahan dito is, yung mga amo is madalas mga, sabi nila ha, madalas is mga galante. So hindi ko rin alam kasi bago pa lang ako dito. Malalaman natin yan pag sahuran natin o ano. Kasi may isa akong kaibigan na yung sahod niya lang dapat is mga 500 euro a month, pero ang nangyari sinobrahan ng amo niya kahit wala pa siyang isang buwan. So umabot ang sahod niya ng almost 50. Pero wag mag-expect kasi hindi naman lahat. So ako, hindi rin ako nag-expect ng ganun kasi di ba hindi nga lahat. Di ba? Depende. So yun lang. Kung may another pa kayo ng mga question, just comment below para magawa natin ng another video. Kasi ngayon, need ko nang mag-bihis. Galing kami sa labas and it's Sunday. Pero nag-work ako. So pwede rin next Sunday din ako mag-work. So we will start our real vlog. Kasi tagal ko nang hindi nag-upload. Promise. Okay. Bye. Good night.